Pero saan po? Saan dito? Ay, naka-close na. Oh. Yan, naka-port yan. Naka-port yan. So before, yung parang ano pa lang siya, naka ano? Dito si Ferdinand Marcos dati. So dito siya nilibing? Dito tayo sa mansion. Ah. Pero may ano siya, di ba? May formalin pa siya. Ah, wala na. Grabe, no? Oh, dito siya nilibing, guys, before. Okay? So, dito pumupunta si Madam Imelda, First Lady. So, naka-aircon siya. Tapos, hindi siya na ano, di ba? Parang may formalin ba yun? Tagal din lang sila, no? Mm-hmm. Tapos, nung nilibing na siya doon, wala na. Grabe. Yeah. Naka-close tayo. So, dito tayo. Mm. Dito din yan, sir. Malacanang. Malacanang North to, sir. Ah, Malacanang. Ano to tawag dito? Presidential. Ah, parang museum. Ah, presidential center pala to, guys. So lahat ng mga dating mga gamit po ni dating former president Ferdinand E. Marcos, diyan po nakatago, no. Yan. Ang laki din, guys. Yan. So may Imelda dito. Ganda. Na-maintain talaga. Tsaka nandito pa talaga. So ito, ang taas o, parang simbahan siya. Ito po, bahay dating Ferdinand Marcos. Sa presidential center, sa mga gamit, old gamit ni former president dito. Oh, parang museum na rin. Yung ano, Malacañang South doon sa kabila. Dating ito bahay. So, ang laki talaga, oh. Yan. Like, comment, share, subscribe. So, ito yung Malacañang. Ay, Malacañang. Presidential Center. Yan. Ayan lang siya. Ikutan lang natin. Ikot lang tayo. Yan, Marcos Street talaga, guys, oh. Marcos Street, okay? So dito, Avenue naman. Okay? Ferdinand E. Marcos Avenue. Yan. So ayan. Ikot tayo. Ayan yung loob, oh. Yun yung kanina doon. Ganda. 104 na. Alright. Ah, may ilaw din pala to kasi may LED light paggabi. Tawid tayo. So maganda siya, guys. Oh.
Oh, di ba? Ang galing. Ang ganda. Loko. Hindi na 'to binubuksan, ay. Hindi na binubuksan. Ah. Sarado na ngayon. Ah, bukas pala 'to para sa tao. Sarado na po eh. Oo. Oh. Dito sila nakatira before. Naabutan nyo pa po. Naabutan nyo pa dito. Si Apolakay. So, bahay nila to. Tapos yung Malacanang North sa kabila. Pero dito sila, bahay. Ah, meron din. Doon daw siya nilibing eh. Dati. Oo nga po eh. Doon pala bumibisita si ano, First Lady. Hindi, nasarado. Magba-vlog kasi kami, vlogger. Ah, oo. Kaya ang mga bangkos, mayayama. Puro BBM lahat eh. For President. May sishare ka ba, Nay? May sishare ka ba sa ating viewers? About Marcos? Mababait talaga. Ma-approachable. Hindi katulad ng ewan ko kasi yung ibang ano, Presidente. Kaya pala solid talaga ang North End. Ano, about Marcos. Kaya nga, mali yung sinasabi nila na ganito, yung solid. Sabi nga nila eh, suka nilang dito mag ano para malaman nila kung ano talaga. At saka sila galit na, sila galit namin, kapit-bahay natin. Oo. Ay anong may nag-post na ginawang pink to. Bahay, hindi. Pink talaga ang shadow niya. Pero ay tinanggal nila kasi nga nag-post na ginawang pink na ginawang siya ng salita na gaming. Bayan ni Marcos yung gaming. Ah, ito. Ginawa nilang fake news. Yung simbahan, ginawang pink. Hindi, pink talaga. Ah, pink. 2 years na siya. Matagal na. Ah, matagal na. Na pink talaga. Tapos ngayon, nakisabay sila kay Lenny. Ganun ba? Oo. Oh. Ano, kaya ginawa ng si Baka, tinanggal nila po. Ah, tinanggal nila yung pink. Ah. Ginawa nila sa Facebook na. Oo. So, kumbaga, every night, kulay, pink siya. Dati. Dati. For 2 years na. Oo. Oh. So, guys, yung simbahan, anong tawag ng simbahan nito, ma'am? Immaculate Conception siya, guys, na simbahan. So, ngayon, may mga lights pa kasi to. Kulay pink 2 years ago. Eh ngayon, nakikisabay daw sa politika. Oh, yung Dilawan naging pink Lawan. Sinasabihan daw solid North ang mga pink dahil diyan. Tapos ni-remove ng pare diyan. Oo na. Bakit daw ginagawa ng ano issue na fake news ang ating simbahan? Kasi lahat ng simbahan diyan. Giving ng mga Marcos din diyan ang ginagawa. Sa simbahan, ayun. So ano pangalan niya, Nay? Josephine. Josephine. Ilan taon na po sila, Nay? 59. Oh, 59. So, naabutan pa dito ni Ma'am Josephine po ang ating former President Ferdinand E. Marcos. Yan. So, ito guys, napakaganda dito. So, dyan daw po, nag-Thanksgiving mga family Marcoses po. Alright. So, thank you po Ma'am Josephine. Salamat po. RJ Angeles Channel sa YouTube ko po. Thank you po. Sinanay niyo po. Ah, maraming experience yan. Na yun ang masasabi niyo sa paninira sa mga Marcoses. Hindi totoo. Kasi kami mga kabataan, di namin alam yung mga history. Kasi iba yung libro. Nabibrainwash. So yung mga paratang sa kanya. Oh, so wala talaga. So anong feeling po na kapitbahay niyo lang to? Makikita niyo po si former President Marcos dyan. Masaya po kayo. So masaya si nanay kasi nandito lang talaga. Kasi noon dalagang pa ako, di ba president pa si Apo? Ano? Parang kababayan ko sila. Thank you. Mabay talaga. Solid North talaga na yun. Dapat nandito kami sa caravan,
para bukas sana. Kasi hindi natuloy. Oo. 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 Kasi kami mga vlogger din sa Maynila, pumunta na dito para kami magko-coverage. Kasi wala po kasi mga bigatin na media ang magko-cover sa kay BBM. So kami po mga vlogger nandito para mag-cover para sa kanya. So on expenses po yan, tapos mga subscribers namin nag-i-sponsor po para makapunta kami dito. Dati nung nagkarabat kami nung ano, talagang kami ang gumasok sa mga gasolina namin. Yes. Para lang magkarabat nung ano, 21. So mga kalaban, sinasabi na bayad daw. Bayaran daw. Wala hindi. Kami yes. Kami ang gumasok. Pati mga t-shirt. T-shirt, no? So ano po yan, Nay? Yung mingay? 5 o'clock. Ah, 5 o'clock. Signal lang po siya ng 5 o'clock na. So may ano talaga. Dati may ganun talaga, di ba po? May ano talaga na 5 o'clock. Nagsisirin na siya. Nay, thank you po. Thank you. Thank you rin. Salamat. Ayan, na-interview natin ang kapitbahay lang po dito po sa ating presidential center. Okay, so nasisilayan nila dito ang ating former president Ferdinand E. Marcos po. So ayan, napakaganda. Diba? So masaya daw sila, nakikita nila ang ating Apolacay. Ayan, tatawid na po tayo. So alas 5 na guys. So dito sa gilid meron tayong yan. Babiyahe. Ano yan sir? Babiyahe ba yan or ano lang? Tour lang. Ah. Yan. Ah, parang babalik din sila, no? Ah, parang sa Baguio. Anong oras? Parang sa Baguio. Tsaka ang linis dito guys, oh. Hindi kagaya sa Maynila na mga estero ko. May basura, mabaho ang amoy ng tubig. Pero as you can see, oh, clear siya. Yung baba lang makita mo. Oh. Yan. Diba? So, batak na tayo. Home of great leaders. Yan. Alright. So, salamat sir.